Tsaka ano siya, yung parang, basta ang galing, iba, sabi ko nga, iba yata pag Hollywood, kasi tinatanong ko siya eh, sabi ko, sa Hollywood ba, mabilis pumasok sa showbiz yung tipong anak ka lang na ganito, artista ka na, or hindi, sabi niya kailangan meron kang certificate na nag-aral ka ng acting, ganyan, para siyang, yun yung credentials mo, diba? So siya, inaral niya talaga. Kaya magaling, kasi he spent, how many years did you spend, ano, in school? Ilang year? Siguro mga magiging 10 taon eh. It takes 10 years para matutunan mo ang acting, di ba? So parang siya yung, basta Alex, ang galing niya Ivan dun sa eksena niya kagabi ha. Oh my God, kailangan nalampas ng kuya, ang galing niya Ivan, paano ba to? Direct, ano ha, subtle na lang yung aking. Subtle pa yun? Ha? Subtle pa ba yung eksena? Hindi, meron kasi kami yung tigisa kami eksena, pala na nagsasagutan yung eksena, pero magkahiwalay kami. Tapos sabi, ang galing-galing ni Ivan, grabe. Tapos parang ako yung, direct nila ako iiyak, ano lang, tulala na lang. Hindi ko malampasan yung ginawa niya. Ganon. And then nga, after nga nakita ka na Fairy Light, manibago ba yung mga audience mo rito? Especially yung mga bago mong followers because of this film? Siyempre, kung naghahanap kayo ng rom-com or comedy, hindi ito yun. This is a dram-rom. Charot. Drama romance. Okay. Seryoso to kasi nung sinulat ko to, gusto ko lang talaga ng kabatuhan na soft. Alam mo yun, yung gusto ko yung makatrabaho kung sobrang galing na actor. And knowing me na ang dami kong tinatanggihang romance na pelikula because of kissing scenes, love scenes. Yeah. Kasi ako ganun, diba? So parang, ay naman, dapat yung lovers dito yung parang tipong sobrang tagal na nila yung wala na silang passion sa scenes. Parang hindi na kailangan yung mga halik-halik na yun. Gawa 12 years, diba? So yun, hindi pa manitibago. And si Ivan ba? Ivan? How's Alex? As a part? Sobrang dramatic scene. Oh, sobrang nagalingan ako sa kanya. Sobrang galing. Pasado na ba ako sa Hollywood kahit hindi ako nag-aaral? Pasado. Sikat ka dun. Iba yung concentration niya. She can just throw herself into a scene. Napaka-emotional siya. Yeah, just amazing. She knows her character so well. Well, shocks mo na. yeah, it was amazing working with her because acting is a two-way street and the scene doesn't come from one person, it comes from the connection between both, and I think we found it. What's the hardest scene na ginawa niyo na ikaw? Lahat? Kasi wala kami ginawa, hindi mag-away buong araw. Parang mag-boyfriend na. Yung problema mo kanina umaga, akala niya ayos na, problema niya na naman mamayang hapon. Yung, ito na naman, nag-usapan na natin, pero paulit-ulit lang tayo. So lahat na eksena namin halos, hindi kahit naman hindi nagsisigawan, matataas yung emotions. So alam mo yung, dito ka lang naramdaman yung pag-uwi ng bahay, yung pagod na pagod ka. Yung, sabi ko din ako susulat ng ganito ever, next time, ano, costume-costuma na lang. Siguro po after bawat eksena, nagaganyan na. Totally dead. Okay. Then, you did some movies and TV series sa America, sa Hollywood. Bakit hindi mo ipinuloy doon? Bakit mo pinili dito sa Pilipinas? You pursue yung acting mo instead of continuing what you started sa Hollywood? Well, I mean, sa totoo lang, walang talagang katiyakan sa buhay na to. So, you know, but for now, I'm really enjoying myself here dito sa Pinas. I really like the roles that I've been getting. Yeah! I'm really happy with my management here. Boss Vic, Boss Veronic, Boss Vincent. They've been really good to me. So yeah, you know, but malay mo, siguro balang araw, babalik ako sa US. Ako naman isama mo dun ah. Oo!